kung gumawa niyan. Sige lang, kain lang na kain. Maraming salamat ho. Huwag ho kayong mag-alala. Pagkatapos kumain ng apo ko, aalis na rin kami. Para makapagpahinga na rin kayo. Huwag na ho. Dito na kayo matulog. Kasi palubog na yung araw. Baka mamaya mapano pa si Kid. Tsaka meron naman kaming extra na kwarto dito pwede niyong gamitin. Wala kang asawa, Ma'am Sandra? Uy, masyado kang madaldal. Mag-sorry ka. Sorry. Okay lang. Madalas ko din naman tanong yun sa sarili ko eh. Ewan ko nga ba. Siguro na trauma ako sa nangyari sa pamilya ko. Pero sabi mo nga, magaling akong gumawa ng sandwich. So, ibig sabihin siguro nun, pwede na ako mag-asawa. Opo, pwedeng pwede. Ang ganda niyo nga po eh. Nababolero ka pa pala. Baka pwede na rin ako magkaanak. Losi, kid ho ba nag-aaral na? Aral? Hindi po akong nag-aaral eh. Wala po kaming pera eh. Pero gusto mo mag-aral? Talaga? Lo, hayaan niyo hong tumulong ako sa inyo. Kung hindi lang sanang maagang namatay ang mga magulang ni Kid, ako na lang meron siya eh. Hindi naman ako makapagtrabaho gawa nung edad ko. Actually, kung hindi niyo ho na itatanong, mag-isa na lang din ako sa buhay ko. Aga kasing namatay yung mga magulang ko, may problema sa addiction. Addict? Madaming addict dyan sa kalsada. Tama, marami niyan. Huwag kang magiging ganun, ha? Kaya, labas-masok din ho ako sa sistema noon. Nagpalaboy-laboy ako sa daan. Sinwerte lang talaga ako kasi may umampun sa akin. Pinag-aral ako. Kaya, naging ganito ang buhay ko.